Nagngangangawa ka dyan, tol. Tawag ka ng atensyon, sisisigaw ka, pare. Kailangan na natin itama. Kailangan na po natin magbago. At magbabago lang po tayo kung titigilan na po natin ang gayaan sa eleksyon. Suportahan po natin itong hakbang na ito nang matapos na po itong kultura ng kudita, kultura ng pagtatraidor, kultura ng pangaagaw ng kapangyarihan. Alam niyo ito si Mr. Robin Padilla. Sige, bibigyan ko na siya ng atensyon. Alam niyo si Robin Padilla, ilang taon na ba ito? Bakit hindi ito tumanda? Hindi ito nag-mature. Parang nasa high school eh. Ano, square pa rin, gano'n? Diba? Paano nga? How will I take this guy seriously? Parang high school lang. Diba? You grow up. Pag-mature na siya, then he can talk to me. I'll give him my full attention. Ako po ay napa-live. Sapagkat sumagot na po. Sa wakas, sa matagal na panahon, ang atin pong classmate, ang atin pong schoolmate na si Antonio Trillanes, Senator Antonio Trillanes ay sumagot na po. Isang karangalan, classmate, ang sagutin mo ako. Mabuti naman. At siguro naman may mga ako, wala akong masyadong alaala sa iyo. Maraming tao, mga teacher natin, maraming alaala sa atin. Pero ako, wala akong alaala sa iyo. Oo. Ngayon, basta alam ko lang, maayos lagi ang buhok mo. Medyo naguluhan ako dun sa iyong ibinanat. Ngayon, medyo magiging kalmado ako kasi napagalitan ako ng mga kapatid na nakatatandang mga Muslim. Dahil masyado akong naging masaya kahapon. At baka na-offend ko yung pamilya mo. Sorry po. Ako po yung humihingi ng dispensa sa pamilya mo. Kung ako man nagmalabis ng konti sa katatawa. Yun. Paumanhin po. Ngayon, sasagutin ko yung iyong pasakalye. Alam mo, Antonio, sa usapin na ito, isa lang ang parang bata dito eh. Ikaw. Kasi ikaw ang nagtatago eh. Ikaw ang nakikipagtaguan. Ako, nagpunta ako ng Senado para makita ko ang pagsilbi, ha? Ang pag-serve ng batas. Kasi sa batas, no one is above the law. Yan, pare. Yan ang point natin. Dapat ang lahat ay sumusunod sa batas. Yun ang punto ko, kaya ako nagpunta ng Senado para i-practice ko yung aking right. Karapatan ko yun eh. Karapatan ko na pumunta dun. Ngayon, pare, kayo ang parang bata dyan. Kasi kayo ang nagtatago eh. Di ba kayo nahihiya? Senador kayo eh. Sinagtunong kayo, pero hindi kayo malayang makalabas sa Senado at nagtatago kayo dyan. Abay, pambihira yun, di ba? Napakalaking palaisipan yun. Yun ang isang bagay na dapat mong ilagay ngayon sa isip mo. Sino ba ang parang bata, pare? Senador ako, pero nagtatago ako sa Senado. Hindi ako makalabas. Nakikipagtaguan ako. Ay, bawal nga palang masyadong tumawa. Sorry. Hindi na ako masyadong tatawa dahil masama daw yun. Sobrang tawa. Pare, yung totoo lang yung sinasabi ko. Noon pa, para ka na rin bata eh. Pag magkukudita ka, magre-reklamo ka, pagkaraan ng wala pang 24 hours, susurrender ka na. O di ba parang gawain ng bata yun? Parang umangal ka lang, ginulo mo lang lahat, tapos sorry. Yun eh. Ang pag pinag-usapan natin yung parang bata, doon natin titingnan kung ano ba yung pinaggagawa mo. O yung awkward, diba? Ganun ang ginawa mo doon sa awkward. Parang kayo mga bata dyan, kinamnan nyo pa ng C4 yung buong lugar. Para kayong nakipagbiruan lang eh. Pero maraming nawasak, maraming natakot. O ano sumunod, pare?
ginawa niyo yun sa, ano, sa korte. Yun ang pinakamatindi doon, eh. Nag-walk out ka. Pagka walk out mo, naglakad ka sa kalsada, tumatawag ka ng mga taong sumama sa'yo. Eh, para kang bata, kasi ginagaya mo si, ano, ang gumawa nun kasi si General Aguinaldo. Siya yung gumawa nun. Naglakad sa kalsada, tinatawag niya yung mga taong sumama sa revolusyon, may banda. Isang malaking festival yun. Nangyari yun sa Cavite. Ginawa mo sa Makati. Sino sa atin ang parang bata doon? Buti ako, nung ginawa ko yung Bonifacio, may camera, pare. May shooting, may storya, may director, may producer. Ikaw, ginawa mo lahat yun, na namang camera. Pero ma-acting ka. O tapos, tumakbo ka ng peninsula, pare. Pagdating mo sa peninsula, nagsama ka pa ng maraming tao, pati mga turista. Ginulo mo doon, pare. Tapos, susurrender ka din pala. Yun, pare, ang gawain ng bata. Yung pag napagalitan, tatahimik. O, sorry po. O, di ba nag-sorry ka? Pagkatapos mong mag-revolusyon, pare, pagkatapos mong guluhin ang Pilipinas, pagkatapos mong guluhin ang ekonomiya natin, pagkatapos mong bulahin yung mga sundalo na may pinaglalabang ka, pare, at pagkatapos nilang sumama sa'yo, eh, parang ka lang bata na sumurrender, pare. Parang sorry po, di ba? Ganun ang itsura na ng mga bata pag napalalita. Binitbit ka nga sa sintron mo, pare. Ngayon, hindi kita pinay-personal, kaya huwag mo akong personalin. Yung mga banat ko sa'yo, may kinalaman yan sa pinili mong grupo. Magdalo ka. Katipunero ka kamo. Kaya naman ako nagre-react, pare, kasi ginagamit mo yung katipunan. Kasi sa amin, ng mga, wala naman kami sa gobyerno, pare, gusto namin linawin sa'yo. Magkaiba tayo, tol. Kasi ikaw, ginagastos mo pera ng gobyerno. Kami, pera namin, pare, ang ginagastos namin para makatulong sa tao. Bukod pa yung binibigay ko siya, yung tax ko, pare. Ha? Bukod pa yon, madami ako, pare kong, hindi ko naisay, hindi ko tataas yung bangko ko, tol. Pero gusto ko lang malaman mo na magkaiba tayo, pare. Ako, ang sinusunod ko, pare, yung tinuro sa akin ng magulang ko na hindi ako kailangan humingi o magnakaw, pare, para abigay sa... Kahit na ako si Robin Hood, pare, hindi pa ako nagnakaw sa buong buhay ko. Lahat, pare, ng pinamigay ko, eh, pinaghirapan ko yun. Ang ninakawan ko lang nung bata ko, nanay ko, inuwa ko yung singsingal, regalo ko doon sa, sorry, sa girlfriend ko. Mabanggit ko lang kasi baka mahukay mo pa yan. Mabuting binanggit ko na. Pinatawad naman ako ng nanay ko at nabawi naman niya yung singsingal. Dala lang ng kabataan niya. O ngayon, mabalik ako, pare. Huwag mo akong personalin. Yung binabanat ko sa'yo, kasi, pare, may atraso ka. Aminin mo, pare, nakita namin lahat, eh. Nagkudita ka, tol, eh. Oh. Walang magsasabi na hindi mo ginawa. Ngayon, ang punto ko, pare, kung ang sinasabi ngayon ng batas, eh, may pagkakasala ka, harapin mo, pare. Yun lang naman ang sinasabi ko. Maging magandang halimbawa ka, tol, sa taong bayan. Ikaw, senador, revolusyonaryo ka mo, eh, susunod ka. Eh, pambihira naman, tol. Hindi naman konting kibot kasi, sa totoo lang, tol, nakaka-disappoint, eh. Nakaka-disappoint kasi, pare, ang dami na naming, ano, ang normal, ang ordinaryong tao, ang dami nang dala-dala, tol. Ano naman na ang pakialam namin sa problema mo? Huwag mo nang dagdagan yung problema namin para isipin pa namin yung problema mo. Problema mo, pare, harapin mo. Huwag mo nang idamay yung buong bansa. Problema mo yan, eh. Ang dami natin, pare, yung dapat, ano, dapat pinag-uusapan, hindi yung problema mo sa batas. Issue mo yan, tol, eh. Diba? Alam mo, tol, dito sa mundong to, minsan, tatanggapin din natin yung pag may sinabi yung mga tao na nagkamali tayo. Ako nga, tinanggap ko, pinagalitan ako dahil sumobra ako sa tawa, sa saya. Pare, tinatanggap ko, pare. Kaya nga, humingi ako ng paumanhin sa pamilya mo. Pero, tol,
Hindi ko na masabi yung mga nasabi ko kahapon. Ang akin lang tol, harapin mo. Ipakita mo din sa taong bayan na totoong ang revolusyonaryo ay talagang hinaharap yan. Hindi yan tinatakbuhan, hindi ka magtatago, tol. Kasi ikaw tol lang mukhang parang bata dyan, tol. Analyzin mo pare ang lahat ng nangyayari. Di ba? Eh ako, paano ako naging parang bata, nasa malaya akong lugar? Ordinaryong citizen ako, hindi ako senador, pero malaya ako pare. Kumakain ako ng kanin sa labas ng lugar. Oh. Sinong parang bata sa atin? Ikaw ang nagtatago dyan, tol. Di ba? Yun eh, tapos sasabihin mo, national problem. Ikaw pare ang national problem. Noon pa. Ikaw ang problema ng Pilipinas dahil hindi ka makontrol, tol. Panay ang sumpa mo sa konstitusyon, nasusundin mo at puproteksyonan to, pero anong ginagawa mo, pare? Nagkudita ka. Oh, di ba? Sa ganyang mutiny, napakalaki, tol, ng sagot mo dyan, pare. Oh, pero ano, naging senador ka ba, tol? Nabayaran mo ba yung... Pare, walang nangaapi sa'yo dito. Wala, tol. Dito lang sa mundo talaga, minsan haharapin natin, tol, yung ginawa natin. Eh, ganun talaga, pare. Maging halimbawa din tayo, pare, sa mga normal na ordinaryong tao. Parang lumakas din naman yung loob nila, tol, na pantay-pantay tayo dito. Diba? Walang mataas dito, walang may posisyon dito. Respetuhin natin yung batas, tol. Kasi pag kayo naman ang gumagamit ng batas sa ibang tao, pare, nirirespeto naman ng ibang tao. Sinusunod naman kayo, pare, pagka kayo naman ang nag-iimbestiga. Kayo naman ang naglalagay ng ganyang klaseng, diba, pare? Ganun lang talaga yun, tol, eh. Pasensya na po, pasensya na po. Ito po, bumabalik po tayo ngayon. Naputol po kasi. Ngayon, yun po, yung pakiusap ko na maging ano naman tayo, maging mature naman tayo, sabi mo nga. Tama, tol, yung sinabi mo, maging mature tayo. At ang pagiging mature, yan yung pagharap, pare, sa yung nangyayari, yung hindi natin tinatakbuhan, pare ko, yung sitwasyon. Isang magandang halimbawa yan, tol. Kung talagang may paninindigan ka at talagang sinasabi mong ikaw ay talagang revolusyonaryo, pare, ay ito yung tamang panahon, tol. Lumabas ka dyan pagka dumating nga yung warrant. Wala pa naman kasi, tol, eh. Wala pa naman warrant na lumalabas. Kaya hindi pa tayo masyadong makapagsalita. Siyempre, wala pa tayong hawak na warrant, pare. Sa ngayon, balita pa lang to. May mga nag-aantay sa'yo. Masyado kayong preparado dyan sa Senado para sa yung stay in dyan. Sana wag magtagal, tol, yung pakikipagtaguan mo. Kasi sabi ko nga kanina, sa dating nito, pare, ikaw ang parang bata. Kasi ikaw, pare, ko ang nagtatago. Yun lang naman ang punto ko, tol. Senador ka, pero nagtatago ka. Nakikipagtaguan ka sa batas. Eh, parang bata ang dating nga nun, tol. Nandiyan ka lang naman sa Senado. Ngayon, kung ginawa mo siguro yung parang si... yung ginawa ko sa 10,000 hours, pare, yung pelikula ni... buhay ni... Senator Lacson, yun, serious yun, pare. Ha? Hindi na nagtawag ng maraming media at kung ano-ano pang sinabi. Umescape na kagad, tol. Yun ang... yun ang... hindi yun parang bata. Diba? Talagang... Eto, tol,
Di ba? Parang bata na nagngangangawa ka dyan, tol. Di ba? Matawag ka ng atensyon, nagsisisigaw ka, pare. Ganito ang nangyari. Ano ba yun? Parang naalala ko, a boy who cried wolf. Parang ganun ang dating, pare. Pasensya na po sa kung masyado akong naging matatawanin kahapon. Masyado lang po akong masaya. Lahat naman po ng tao pag masyadong masaya. Ganun ang nangyayari. Naging masyado lang po akong masaya. Ayun, pare. Nasagot ko na yung banat mo. Wow, tol. Hanap yung banat mo, men. Di ba nakakatawa, tol? Sana tiningnan mo muna yung paligid mo bago mo sinabing parang bata ako, tol. Kasi ikaw, tol, na nagtatago. Hindi ako, tol. Di ba? Ikaw ang nakikipagtaguan. At ang taguan, tol, laro yan ng mga bata. Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa akin. Natatawa po talaga ako. Tawa rin ako. Hindi ko po talaga maano. Ako pa yung naiman. Ay, naku talaga. Oo, buhay talaga. Ang galing talaga magbaliktad ng sitwasyon. Eh, no? Sila yung nagtatago doon. Ako yung... Ayun po. Ayun, pare, nakisabi ko na lahat. Totoo, pare ko, na mga mahal kong kapanalig, mga mahal kong kababayan. Panahon na rin po talaga na ano yung naging kultura na po natin kasi ang kudita. Naging kultura na po yan. Panahon po ng ginawa po yan ni General Emilio Aguinaldo. Hindi pa po siya pangulo noon. Siya po ay general pa lang ng Katipunan ni Andres Bonifacio. Diyan po nag-umpisa yung ano, kultura ng una, dayaan po sa Tejeros, dayaan po sa Eleksyon. Pagkatapos po doon, ay kinudita na po nila si Andres Bonifacio. Pinalabas po nila na si Andres Bonifacio pa ang traidor sa revolusyon. Yung pong nagtatag ng revolusyon, siya na ngayon yung traidor. Ayan. Magmula po kasi noon, naitatag ang republika. At dahil po doon sa napakalungkot na pangyayari na yon, naging kultura na po yung kudita. Kaya ito pong nangyayari na to, mga mahal kong kababayan, na magkakaroon ng hustisya sa wakas, sa paulit-ulit na kudita. Eh sana po talagang magkaroon na nga po talaga ng hustisya sa oras na to. At ito po sana yung umpisa na yon. Na hindi na po yan maulit. Kasi dyan po hindi umuusad ang ating bayang Pilipinas. Hanggat meron pong kultura ng ganyan, na dayaan sa eleksyon, aagawin ng gobyerno, hanggat wala pong napaparusahan dyan, hindi po titigil yan. Yan po yung sinasabi ko ng mga naging kultura na natin, at yan din sigurado ang sinasabi nila Jose Rizal nung araw pa na cancer natin. Hindi na matapos-tapos yan. Yung ganyang klase na abe, bigla na hindi na ano, panahon na ho para ang mga Pilipino ay magkaisa. Magkaisa po, pag sinabing magkaisa, yung pagbabago ho yun. Yung pagbabago manggagaling po sa atin. Babaguhin po natin yung mga pangit nating kultura. At mangyayari lang po yun, yung pagbabago ng kultura na yun, kung mapaparusahan po yung mga taong gumagawa ng paulit-ulit na kasalanan. Yun lang po. Yun naman po lang siguro ang dapat ng mapag-isipan po natin dito, na ito pong ginawa ni Trillanes ng mga kudita. Ito po ay minana na po niya yan doon sa kultura ng ating politika. At dapat po itong oras na to matapos na po yan dito. Sana po itong investigasyon na to, dito na po isarado ng mga Pilipino ang baul ng dayaan sa eleksyon at kudita. Sana po magkaroon na, kasi yun ang umpisa ng pagbabago. Para maging strong nation tayo, umpisa natin sa umpisa. Ano po ba yun? Matuto tayo,
sa aral ng kasaysayan. Siyensya na po, may sipon na ko eh. Yung pagtama ng kasaysayan, nasa ating pong responsibilidad na yon. At yan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Kailangan na natin itama. Kailangan na po natin magbago. At magbabago lang po tayo kung titigilan na po natin ang dayaan sa eleksyon at ang kudita. Yan po ang lagi kasing source ng agawan sa kapangyarihan. Oh, yung aagaw ng kapangyarihan, saan naman na magpapayaman? Agawan ng agawan, agawan ng agawan, hanggang sa wala nang makain ng ordinaryong tao. Ayan. Palaki ng palaki ang budget ng gobyerno, pero ang tao pahirap ng pahirap. Ayan po. Hanggat hindi po nawawala yung kultura na yan. Kaya mga mahal kong kababayan, suportahan po natin ito. Suportahan po natin itong hakbang na ito nang matapos na po itong kultura ng kudita, kultura ng pagtatraidor, kultura ng pangaagaw ng kapangyarihan. Yun lamang po, mga mahal kong babayan, humaba na naman. O eh, pasensya na po. Basta po ako, tandaan po ninyo, eh, ako'y kakampi po ninyo. Hindi ako namumuliti ka sa inyo. Ang gusto kong iparating sa mga senador, ako ang boses ng taong bayan. Yan po. Ako po yung normal na ordinaryong tao na naka dito po. Kami po yon. Kami po yung 80 million Pilipinos. Hindi po kami yung 20 million Pilipinos na kayo lang po ang nakikinabang sa yaman ng bayan na ito. Ako po yung 80 million. Yung mga sinasabi ko po dito, yan po yung sinasabi ng mga normal na tao. Yan po. Kami po yung mga sinasabi ninyong mga ano, na yung kinukontrol po ninyo, yan. Kami po yun. Kami po yung kinukontrol ng 20 million lang. Sa loob po ng 100 million, 105 million po tayo. 20 million lang po ang mga nagdidesisyon dito sa bansang ito. Kami po yung biktima, yung 80 million. Kami po yung bayad ng mga pinababayad nyo sa amin. Kami po yun. Opinion po namin ito, hindi kami parang bata. Kayo po ang parang bata. Kasi kayo po ang nagtatago dyan. Kayo po ang nakikipagtaguan. Nakipagtaguan po ako nung bata ako, 10 years old. Hanggang 15 years old. Nung naging 18 na ako, taguan na sa chicks yun. Sorry po. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Muli po, ako po ay humihingi ng paumanhin kung kanino man po ako nakasakit ng aking mga salita. Patawarin niyo po ako, pero ako po ay wala po akong intensyon na kahit ano. Kundi magmulat lang po ng mga kababayan kong Pilipino. Ako po ay si Robin Padilla. Ako po ay kasama sa may pag-asa at magdiwang katipunan. Ako po ay nagsisilbi sa inyo bilang isang anak ng bayan. Hindi po ako politiko. Isa lang po akong artista. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.